Tanggahin mo yung matanong. Siyempre, kailangan. Siyempre, kailangan nagtatrabaho ka rin sa iba. Hindi naman kasi pwede yan. Hindi naman trabaho yung Congress. Oo, public service yun eh. So, kailangan mo yung talagang pagkakita ka naman ng ano. Ayan, dito, halimbawa, nakachamba tayo. Di malaki kinita, di ba? Bibigyan ako ng producer natin ng ano, ng bonus. Di ba? Things like that, no? Siyempre, alam mo kasi yung politics, ano yun, meron din hangganan yun. So, time will come na darating na matatapos ka sa politics. So, saan ka pupunta afterwards? Ito naman showbiz, ito yung nagbigay sa akin ng pagkakataon para maging politician, maging public servant. Lahat ng nagiging ano ko, nagiging success ko in my political career is because of my showbiz career. Kaya kayo, bahagi kayo doon nung success ko lahat. Kaya never mo kinakalimutan. Hindi ko nakakalimutan. Kaya kung makapag-give back ako sa mga sa members ng industriya, di ba? Kasi maano ko lang ha, nung sisimula siya sa ano, nung tumakbo yan, magkakasama kami. Yeah. Oh yeah, siya tumulong sa akin. Kung gumawa ng jingle niya. Libre. Ganun yung tapos, hindi siya nakakalimutan talaga. Kung ngayon naman, nag-give back naman ako sa kanya, si Joben. Sinulungan niya ako dati na libre ha, yung aking jingle ha. Tapos yung mga susunod, ayaw na niya ako igawa. Hindi, joke lang. Hindi, actually, yung mga ginawa niya, yun ang ginamit ko na jingle ko sa ano sa campaign. At ngayon naman, so nakakaroon naman tayo, si tulong naman tayo, balik. Ganun naman mundo eh, di ba? Hindi naman yan. Pero buko doon sa giving back na sinasabi mo. Oh. Kasi parang passion mo rin talaga ang pang-passion. Yeah, o siguro, naandun na rin. Mahal mo rin talaga yung profession na yun. Yeah, correct, correct. Siguro kasi ano na eh, doon tayo nagsimula, mahal natin ang industriya. Although hindi naman tayo, minsan pag hindi tayo masyadong busy, pinipilit natin na makagawa tayo ng ganitong klase pelikula. At yun na, pang ilan na natin to, Direk? Ilo, apat. Hindi, ibig sabihin na maarte ako sa'yo. Ngayon lang. Ngayon pa lang. Ngayon pa lang, ano? Oh, yeah, ngayon pa lang. Pero matagal na kami magkakakilala. Hindi, noong dati may ginawa dati tayo. Dati pa, Ria. Oo, dati. Mga action na ano lang. Yeah, mga action na kalimutan na namin. Sa Regal. Anyway. Nahihiwalay niyo yung parang siya. Oo. Persona yun as actor at yung pagiging public servant. Kasi naman yung iba, pag naging public servant, nagiging seryoso na din sila. In that, ang mga pinipili nila project, dapat naging tungkol sa bayani, laging dapat ganit tungkol sa poverty ang movie. Oo, hindi naman. Akala nila kailangan may mabigat na mensahe lagi. Hindi, ako naman, pag yung kung ano yung in-offer sa akin, mapasagustuhan ko, I'll go for it. Pero kung pag yung hindi, siyempre, tinatanggihan namin. Pero usually, yung mga politician kasi, public servant, yung mga artista, nagiging choosy sila kasi they have to protect their political career too. Kasi siyempre, halimbawa, ako, public servant na ako, ayoko kumuha ng mga bad roles. Kasi pag kumuha ng bad role, kasi baka maka-adapt yung mga viewers, ay mga voters mo, tapos sabihin, bad pala itong namin, itong mayor namin, di ba? Like, example ako, no, kinukuha ko sa probinsyano, 3 times or 4 times na sila tumatawag sa akin. Sabi ko, ano role? Ay, role nyo, ano dito? Congressman kayo. Oh, eh, mayor ako na that time eh. Congressman, ano congressman? Good or bad? Eh, ano eh, medyo corrupt po eh. Siyempre, parang, well, you don't need those kind of roles. Mas nangyari yun kay Monsun, diba? Kaya rin niya yung tinakabuha ang probinsyano. Kaya niya siguro pareho kami ng ano, nung hindi ako ano siguro. Siya ang kinontak. Oo, kinontak siya. Tapos meron pang second time, no, parang ibang role din naman. Maganda sana, kaso sabi ko, maganda sana, probinsyano eh, di ba? Pero, even siya, Edu, di ba? Oo, ang hirap kasi pag ganun ano eh. Tingnan mo si... sa tingin mo, naka-apekto yun kay Edu? Of course. Alam mo sometimes people are really adapted to what they've seen in the ano in the television. Sometimes, limbawa, ikaw nanonood. Di ba napapaiyak ka pag halimbawa sila Bea Alonso, umiiyak na. Naiiyak ka eh. Nakaka-relate ka eh. Somehow eh. Tayo yon. Eh, other people are... Iba namang mga kababayan natin talagang sobrang ano. Yung, hindi namang mababaw pero kung ano yung ginagawa ng idol nila, parang feeling nila totoo. Kumakapit yun. May mga ganun tao eh. Hindi lahat. Pero there are those people na talagang pag nakita nila, akala nila totoo. So yung kay Edu, siguro, pili nila totoo. Baka ganun ang personal na ni Edu, naka-apekto sa kanya. Somehow. Diba? Ganun yun. Oh.
Hindi ba? Oy, meron tayong ano, meron akong batas ngayon, ha. Yung ano, yung Theater Act. Na kung saan kailangan natin ibalik yung sigla ng ating ano. Alam niyo 'di ba sa Korea? Dati sa Korea ang sharing ng pelikula doon ng local saka international nila. Parang sa atin ngayon. Sa atin ngayon, most likely we have like siguro mga 30% ang local, tapos international pumapasok 70%. In other words, kapag dumating na mga Marvel, Universal Studios, Disney, pag pumunta ka na ng SM, wala nang local movies diyan. Lahat diyan saturated na ng mga international movies. And we wanted to correct that mistake. Anong tawag sa batas mo? Local theater, local movies act. Na we have to bring back the glorious days ng movie industry. Naman nakita naman natin dati ng panahon ng mga 'di ba nila Riga, Mother Lily, Lalapiba, Seiko. 'Di ba? Alam naman natin na ang glorious days ng pelikula that time talagang ang ganda, 'di ba? Nung pumasok na 'yung mga pelikulang foreign. Ayan na. Unti-unti na tayo nilamon. Ganyan ang ginawa nila sa Canada eh. Ganyan ang ginawa nila sa ibang bansa eh. Minamonopolize nila. Under the World Trade Organization, yung treaty natin, yung tinatawag na pre-trade, yung malayang kalakalan, nakakapasok dito yung mga kalakal ng ibang bansa kasama yung paggawa ng pelikula. Nakapasok sila ng malaya. Malaya yung taxes. Ganoon, di ba? Pero naapektuhan yung ating ano, industriya. Yung ating local industry. Kasi nilalamo na tayo. Di ba ngayon? We have to fight. Magkaisa tayo. Kinausap ko na sa Kongreso, marami na akong kinausap doon. Marami na rin akong kinausap na producers. At we will start the fight this coming year. By January siguro magpi-privilege speech ako. Tapos i-collate natin ang lahat ng mga members ng industry para buhayin to. Naka-file na. Pero gusto ko paingayin. Nagkausap na kami ng mga producers. Kasi ang kalaban natin dito, mga American distributor. Okay? Kasi ito, kung kasama tayo doon sa agreement, doon sa tinatawag na Asian free trade o yung malayang kalakalan talaga, signatory ang Pilipinas, bakit ang Korea, ang India, Pakistan, yung mga country na yon, pinaglaban nila? Lalo na Korea. Yung Korea, I still remember, noong 1960 yun, yung mga 1966. Talagang yung local industry nila patay na. Kapag talagang ang international na ipinapatronage ng mga tao, pinaglaban ng buong industriya nila. Ayaw ng gobyerno, talaga sabi ng gobyerno, hindi pwede, signatory tayo dito. Talagang titirahin tayo ng Amerika dito. Nung mga Universal Studio, yung mga Disney, lahat ng mga malaking producers, talagang bibirahin tayo. Pero ginawa ng industriya ng Korea, pinaglaban nila. Ang tagal ng laban, pero na-win nila. Ngayon, mas mataas na yung kanilang local movies. Ang pinapatronize na ng tao doon, local movies, hindi na yung mga international. Pero doon sa batas mo ang gagawin nila, example sa SM, walo ang sinihan. Kung may tatlong Pilipinong papalabas. Ganto tayo doon. Under my bill, 40-60 muna. Ibig sabihin, 40%, for example, ang papasok sa buong Pilipinas sa isang taon, 1,000. 40% doon, 400, kailangan Philippine made. 60% lang yun sa foreigner. Okay? Gradually, we wanted to increase that. Tapos, hindi lamang yun. Aside dun sa 40-60 na ratio, isa pa rin sa pinopropose natin, na dapat ang lahat ng pelikula, okay, mag-start siya ng Friday. Friday yan, dapat 5 days tayo na walang alisan sa sinihan. Ngayon, sino ang mga kalaban natin dito? Siyempre, kalaban natin dito yung mga theater owners. Yung malalaking mga, hindi sinasabi nila, hindi naman tayo kumikita dyan, ganyan-ganyan. Pero, there is a dying industry. Ang dying industry is the movie industry. At kapag yan, nagtuloy-tuloy yung ganyang klase ng disparity na hindi tama ang ratio, wala na tayong patutunguhan. Diretso na pabaksak tayo. Marami na rin producers na nag-produce kasi nga, because ay nila, hindi because of the double taxation. Marami tayong double taxation na I discovered.
And during my meeting with them, nakita ko yung mga withholding tax na binabayaran nila. Nagdo-doble-doble. Doble sa pagpapabayad doon sa pagpapalabas ng pelikula at pagpapabayad doon sa mga produkto na binibili nila. So, meron silang tinatawag na taxes sa output, sa input. Lahat yun, i-correct natin. Even the amusement tax being taxed to our producer, which is 10% sa lahat ng mga local LGUs. Kakausapin natin yung samahan ng lahat ng mga mayor sa buong Pilipinas to reduce the amusement tax. Para ngayon, yung mga producers na burden sa taxes, mabukasan yung kanilang binabayaran, lumaki yung kanilang kita, ma-encourage silang gumawa pa ng pelikula. Pero Kongga, alam mo ba, sa history ng Philippine showbiz, ang dami ng politics from the showbiz nag-attempt. Yes. Kumbaga kami, sumasama na kami sa... Pero kasi ganito. Nangyayari. Okay, kami, public servant, we will fight. Pero yung ating mga kasama sa industriya, hindi tayo sinasamahan. We have to stick all together, lahat tayo. Kayo, mga media, producers, kasama natin, workers, artista, yung mga crew, lahat yan sama-sama. Kapag tayo nag-privilege speech, kasama lahat, pupunuin natin ng gallery ng lahat ng workers under our industry. I think we have a chance. Saka, keep the fire burning. Kasi walang fire. Yung mga nag-file dati, I mean, with all due respect, hindi yun. I mean, they have the fire also. But the support that they have gathered is not enough. Alam mo, eto mahirap na laban to. Ah. Mahirap na laban to, I'm telling you. Why? Kasi nga ang Pilipinas, signatory. Ang ibig sabihin ng World Trade Organization, alam niyo yung World Trade, WTO? Ang ibig sabihin ng World Trade Organization, kasama tayo sa pumirma. Sama-sama yung mga bansa na sinasabi, ako, bansang Pilipinas. O sige, ikaw, Amerika, malaya ka makakapasok ng mga produkto mo dito. Ako, Pilipinas, malaya ako makakapasok ng produkto sa inyo. At kasama ang mga pinagawa natin pelikula sa malayang na ipapasok nila na hindi sila burden ng taxes. So, pag malaya nakakapasok yung pelikula na malalaki, na magaganda, tapos tayo, ito yung pelikulang ginagawa natin, hindi naman tayo makapasok sa kanilang market kasi nga, wala tayong kakayanan gumawa ng ganung klaseng pelikula. Talon-talo na tayo, namomonopolize na tayo. Okay, sabihin niyo sa akin, di ba last, I think, a few months ago, merong isang pelikula na ano, sinabi ata ng Universal or Disney ata na sinasabi nila, pinakamalaki nilang gross sa pagkita ng pelikula nang galing sa Pilipinas. Imagine, dito nang galing yung 600 million ata na kinita sa Pilipinas, isang pelikula lang. Parang, wow, kung yun eh, it's a matter of educating our people. Ang mga Pilipino kasi, pag wala na silang choice na mapanood, papanoodin na nila yan. Pero kung halimbawa, ang nandiyan sa mga sinihang yan ay mga pelikulang Pilipino lamang, or majority niyan ay pelikulang Pilipino lamang, tingin ko, lalakas yung ating industriya. Alam mo, sa Korea, ang ginawa nila, hindi nagalit sa kanila ano yung Department of Trade and Industry kasi sinasabi nung minister ng Korea, hindi tayo pwedeng ano yung sinasabi nung ratio ganyan, hindi pwede kasi signatory nga tayo eh, kumbaga sa agreement ng international community naka-tie up tayo doon sa malayang kalakalan, and we need to ano to agree with that. Pero ang ginawa nung ano nung industriya, nag-rally sila, nagpakalbo yung mga director, pinakita nila na talagang seryoso sila sa mga kanilang pinaglalaban. Yung mga movie press, talagang hawak kamay sila, pinaglaban nila yung kanilang gustong mangyari. At yung ano, yung Korean, nag-usap sila ng mga American counterpart nila. Nagagalit yung, siyempre, yung DTI sa Amerika. Siyempre, maaapektuhan sila dun eh. Diba? Pero, dahil nga sa pressure galing sa movie industry ng local industry ng Korea, nagawa nilang mabago yung ratio. Ngayon ang naging ratio nila, from ganun din, naging 40-60, tapos naging 50-50, hanggang naging nabaligtad na. In other words, ano wait?